Ate, pagkain lang po, kapalit ng ginto. Pahingi po ng pagkain. Ate, pahingi po ng pagkain. Kapalit po ng ginto. Pahingi po ng pagkain. Kapalit ng ginto, konti pagkain lang po. Paano ka naman magkakaroon ng ginto? Di ka marunong maligo eh. Bibigyan daw ng ginto. O tara, ulit na natin daw. Hindi. Wag! Hoy! Kayong dalawa, anong ginagawa niyo kay Manang habang pinagtitripan niyo si Manang? Mukha po kasi pulubi. Pwes, kayong dalawa, mukha kayong hindi naliligo. Magsilayas nga kayo rito. Maldito bata. Manang, okay lang mo kayo? Paano kayo? Salamat sa kabutihan mo. Humihingi lang naman ako ng konting pagkain. Eh, Manang, lafang lang pala kailangan ninyo. Eh, sige, sumama kayo sa akin. Akong bahala sa inyo, ha? Wali kayo dali. Dito tayo sa parlor namin. Ako, Manang, ubusin niyo ho yan sa inyo ho yan. Kain lang ho kayo ng kain, ha? Manang, lamangan dumi sa buho ka. Kaya pala kayo napagtitripan sa labas. Total naman wala pa yung kliyente ko. Bakit ko kaya hindi ko na kay shampoo eh? Shampooin ko na lang kayo ngayon. Ay! Ano ka baklat? Yo! Alok? Mas gagamit ka pa ng tubig? Oo! Manang siya shampooin ko yung buhok niyo. Ang ganda-ganda niyo, nabuhay yung mga puti niyong buhok. True, swerte-swerte niyo. Alam niyo, yan ang Mother Teresa namin dito. Uy, sa parlor. Sobrang hilig niyan sa mga charity-charity. Kahit walang-wala rin naman. Hoy, hindi ako walang-wala, ano. Punong-puno ako ng ganda. Ay, iba? Ay, tsaka buti na lang, Manang, nakalibre kayo ng collagen. True, kami nga hindi makalibre dito. Ang mahal-mahal no? Kayo pero tiga na. Excuse me, ano ito naririnig ko? Libre? Ang galante mo, bes. Libre ka na naman. Hoy, ikaw late ka na naman. Mabuti na lang hindi pa dumarating si Madam. Papagalitan ka nun. Ako pagagalitan? Oo. Hindi, ikaw ang pagagalitan. Kasi nalibre ka na naman. Ang haba-haba na nalistaan ng charge mo. Sige, mag-charge ka pa. Ang hiling-hiling mo kasi tumunod sa mga mukhang basura na yun. Hoy, bibig yes. Mo. Huwag ka naman ganyan. Baka marinig ka naman ng matanda. Saka naman eh. Totoo naman kasi, bes. Ikaw naman, naawa lang ako sa matanda. Eh, di ba naranasan ko naman kasi magpalaboy-laboy sa kalsada? Kung di ako tinulungan ng mga tao, eh malamang nandun pa rin ako. O, di sige. Ipagpatuloy mo pagtulong mo na yan. Para ang ending, dyan ka ulit sa labas titira. Ay, parang hindi mangyayari yun kasi ibibenta mo yung mga diamante mo yan para tulungan ako. Kasi mahal mo ako, bes, di ba? You love me. Aminin mo. Once upon a time, may dalawang magkaibigan. Halos magkapatid na ang turing sa isa't isa. Pero ang mga ugali, magkaibang magkaiba. Si Audrina, maganda, mukhang anghel. Pero materyosa, makasarili at ambisyosa. Audrina! Hi! Hi, Edgar! Meron akong bigay para sa'yo. Hi. Ito, goto para sa'yo. Salamat. Ang sweet mo naman. Ikaw pa. Kailan ba tayo pwedeng lumabas? Never! Edgar, ano ko ba? Huwag ka mauna ng pag-asa. Sasagutin ka rin na ni Audrina. Kapag umaman ka na, at kapag ikaw na may-ari nitong building, ha? Eh, paano? Malabo. Yun lang, paano? Si Christy naman, simple lang ang hangad sa buhay. At likas na mapagmalasakit sa kapwa. Maraming salamat, ha? Wala ho yun. Kung ayaw mo tanggapin itong bayad ko, may ibibigay akong regalo sa iyo. Regalo? Naku, Manang, wag na ho. Wag na yung mga regalong ganyan. Yung ginawa ko ho para sa inyo, eh bukal ho sa puso ko. Masaya ho ako na masaya na kayo. OMG! Si Sir Marcos ho, may-ari ng building! Nandito ba kayo kasi may papagawa kayo? Hindi. Gusto ko sana makausap si Christy. Ay! Ang ganda! You're the one! Christy. What?
pwede ba tayo mag-dinner? Talaga? Uli lang lubos ka na rin, pagaya ko. Wala ka na rin mga magulang. 2 years nang patay ang magulang ko. Na-aksidente habang nagsiski sila sa Colorado. Wow! Akalain mo nga naman. Isipin mo yun, na-aksidente na lang, eh sosyal pa rin habang nagsiski sa Colorado, US of A. Samantalang yung mga magulang ko, na-aksidente yun kasi nahulog yung sinasakyan nilang kakarag-karag na jeep sa bangin. Ang jologs, di ba? Ay! Naku, sir, pasensya ka na. Sorry. Ang gaspang ko talaga, oh. Okay lang, okay lang, okay lang. Ang cute nga, eh. Actually, dyan ako natutuwa sa'yo. Hindi ka nagpapanggap, wala kang pretensions. Mahirap kasi, sir, magpanggap. Siyempre, pag nagpanggap ka, nabibisto ka. Kaya ayoko nagsisinungaling. Alam mo, yun ang mahirap hanapin. Yung hindi nagsisinungaling, yung totoong tao. Mabait sa kapwa. Oh! Charing! Sir, huwag niyo na akong binubola. Baka maniwala ako sa inyan. Mahirap na. Alam mo, matagal ko nang gusto mangyari ito makasama ka mag-dinner. Eh, feeling ko naman iniiwasan mo ako. Kasi ting pupunta akong partner para magpagupit, eh, pinapasa mo ako sa iba. Eh, sir, si Audrey na naman talaga yung pinakamagaling gumupit sa parlor. Kaya para sa mga VIP na kagaya ninyo, only the best. Pero you are the best. Para sa akin, ikaw lang. Pero iba rin naman si Audrina, sir. Like ang special treatment sa kanya, o... Eh, hindi ko kailangan ng special treatment. Lahat ng tao, iba ang turing sa akin. Pag nakikita ako, nakikita na ang estado ko sa buhay. Kung anong meron ako. Pero ikaw, Christy, iba ka. You're special. You're special to me. Ikakasal na sila! Bakit? Bakit sa best friend ko pa ikakasal yung lalaki pinakamamahal ko? Alam mo, Audrina, dapat hindi mo na binibigyan ng oras yan si Marcos na yan. Dami-dami naman dyan na pwedeng magmahal sa'yo. Tulad ko. Pero gusto ko ng mayaman. Gusto ko ng mabango. Bakit bang alung-alung ka sa mayaman? Laking hirap ka naman. Yun na nga eh. Ang hirap-hirap maging mahirap! Bakit ba nagkaganyan ka? Paano ko ba pinalaki ng mga magulang mo? Hindi naman ako pinalaki ng magulang ko eh. Yung tatay ko nag-Saudi, yung nanay ko nag-Hong Kong. Eh, OFW naman pala sila eh. OFW na pinabayaan yung anak nila! Simula umalis yung mga yun, di ko naman nakita sila eh. Hindi nga nila ako pinadala ng pera. At nagpakakatulong ako. Para mabuhay. Kaya sinusumpa ako, magiging mayaman ako. Pero paano mangyayari yon? Kinuha na ni Christy sa akin si Marcos. Kinuha niya sa akin si Marcos eh. Tama na. Kasi maliliit na. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Ay nako, naging paki ka na ba? Ay nako ka, bilisan mo, Bax. Susunduin na tayo mamaya. Saan kayo pupunta? Ano ba naman kayo? Wedding na ni Chrissy at ni Sir Marcos bukas. At ihatid tayo ng helicopter papunta sa wedding venue. Helicopter? Yes, helicopter. Paano ba naman ang wedding sa El Nido, Palawan? Grabe, sosyal naman nun. Sobrang sosyal! Hindi ako sasama, kayo na lang. Hoy, loka-loka ka, no? Maid of honor ka, doon sumama ka. Ay, don't tell me. Bitter-bitter ka pa rin kay Christy kasi napunta siya kay Marcos. Ay, mga Bax, alam mo kinain yan kanina. Ang balaya! Bitter mo, te. Ako, bitter? Ba't naman ako magiging bitter, no? Kung anong meron si Christy, maaabot ko din. Best, mukha ka ng 18! Ganda mo! Ay, nagdololoko niyo ako. Sandali, so naman ko ng konti. Dapat naging kulot. Bes! Ay! Bes! Naku! O, Bes! Picture-picture tayo doon. May picture-picture lang kami. Sige kayo. Bye-bye! Kamalulot kayo, ah! Bes, ano ba? Pagi ba? Okay ba? Ganda-ganda mo kaya. Feeling ko nga para akong ibang tao eh. Parang, alam mo yun, parang
Ano, ready ka na ba maging Mrs. Agustin? Parang hindi mo ako pwede maging ready para doon. Pero alam mo ba, isang alam ko lang, ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. To the max. At masaya kaming lahat para sa'yo. Pero, Bes, ano? Salamat, ha? Salamat kasi inintindi mo kami ni Marcus. Magkaibigan tayo. At masaya-masaya ako para sa inyo ni Marcus. Congratulations, Mrs. Agustin. Ay, naku, Bes! Thank you po, ma'am. Ay, thank you po. Ay, tara po. Thank you, Ate Ingrid. Balik po kayo. Balik promise mo, ha? Balik po. Bumalik ka dito, ha? Diyos ko. Buong araw, isa lang customer natin. Eh, kasi simula nang mag-asawa at mag-resign to si Christy, ayun, yung mga customer natin nabawasan. Tapos yung mga suki natin, naglipat na sa kabilang parlo. Kaya eto tayo. Nga. Kaya, Box, kausapin mo na si Christy. Pabalaking mo na dito. Oo nga naman, Box. Ah, ganon. O kung si Christy lang ang magaling, eh ano pang silbi ninyong tatlo dito? Gusto niyo ba sabihin ko kay Boss yan, ha? Para masisante na kayo? Ay, may gagawin ko ba? Oo, may gagawin ko. Magtatawag pa nga ako. Ate, ayan ba ako dyan? Ay, darling, ano ba itong surpresa mo na lang? Ano ba? Surprise! Uy! Uy, grabe naman to, darling. Parang binili mo naman yung buong mall para dito sa nursery na to. Gusto ko sa magiging panganay natin. Lahat ng kailangan niya, nandito na. Wala na siyang hahanapin pang iba. Bakit parang malungkot ka? Paano kasi? Kumpletong-kumpleto na yung nursery. Lahat, nandito na. Baby na lang ang kulang. Huwag ka mag-alala. Darating na dyan. Sana nga, darling. Kasi, syempre, para maging pamilya na tayo, di ba? Alam mo, kahit hindi tayo magka-baby, pamilya na tayo. Mula nung kinasal tayo, naging pamilya natin ang isa't isa. At kung hindi tayo bigyan ng Diyos ng baby, okay lang. Dahil ikaw naman talagang baby ko, di ba? Darling, yung mga palinya mong ganyan, hindi ko kaya. Natutunaw ako. Grabe, I love you so much. Tayo papunta. Parang piyesta. Sira na naman diet ko nito, kaloka. Ano ba naman yan? Para namang hindi tayo magkakakilala. Alam ko naman ang lalakas nyo kumain, diba? Kaya nga dami kong dalawo. Ikaw naman, bes. Dapat di ka na nag-abala. Alam mo naman kami dito, banana queue lang, masaya na kami, diba? Ano naman? Pero alam mo, Bax, na-miss ka namin. Akala namin nakalimutan mo na kami. Pwede ba yun? Alam niyo ba, mapaniginipan ko kayo? Tapos gumigising ako, pawis na pawis. Oh, ay, ah. Ko, ha? Bumalik ka na kasi. Miss ka na namin, tsaka ng mga suki mo. Simula nung umalis ka, lagi kami nga nga dito. Sakit! Ano ba? Hoy, Jessamay, ang OA mo naman, no? Hindi naman palaging nga, no? Siyempre, may mga araw na matumal, pero may mga araw din na dinadagsa pa din. Sorry, mga Box. Eh, gustuhin ko nga bumalik dito. Meron kasi kaming napagkasunduan ng Marcus, eh. Yan kasi ang payo ng doktor. Kailangan niya magpahinga para madaling magbuntis. Gusto na namin magka-baby. Oh my God! Hoy, Chrissy, ako'y mag-ayos ng binyag ng baby mo, ha? Bak, syempre, Nina, kami siya, eh. Oo, no, ba? Nina. Yan ang production design. Masaya ang lahat para sa mag-asawa. Pero si Audrina, sa halip na maging masaya para sa kaibigan, kinakain siya ng matinding inggit. Dahil yung buhay na pinapangarap niya, napunta kay Christy. Kahit sandali lang po, iaabot ko lamang ito. Pasensya na po, di po talaga pwede. Sige na po, bibigay ko lang po ito. Iaabot ko lang. Okay, hindi na po talaga sa loob. Manang! Ayusin mo muna yung pagkain sa loob. Ha, paki lang. Iaabot ko lamang ito sa'yo. Bayad ko dun sa pag-ayos mo ng buhok ko noon. Pinag-ipunan ko yan para sa'yo. Manang,
Sinabi ko sa inyo, okay na po yun. Wala na po yun. Sige na, tanggapin mo. Barya lamang ito. Pero yung kabutihang ipinakita mo sa akin noon, walang katumbas na halaga. Sinabi ko sa inyo, quits na po tayo. Okay na po yun, TY. Christy? Darling! Christy? Customer ko dati sa parlor. Ayan nga, nagbabayad na naman siya sa akin. Ano nga ulit pangalan niyo? Mariana po. Ayun, si Manang Mariana. Asawa ko po si Marcos. Ay, kamusta po? Mabuti. Halika na, mag-lunch na tayo. Manang, halika, sama kayo. Oo nga, Manang. Para quits na talaga. Halika na, dali. Talaga? Kain muna tayo. Pahiya. Hindi po. Sige, Manang, kain lang po kayo ng kain, ha? Ako nagluto niyan. Napakabuti ng asawa mo, eh. Kaya nga, mahal na mahal ko po kung si Christy. Darling, huwag masyado. You're so sweet. Magde-dessert pa tayo mamaya, ano? Ay, ako, Manang. Oh, eto nga pala. Speaking of dessert kasi. Manang, eto kailangan nyo yung tikman ito. Ito po, totoong ginto. Totoong ginto? Nakabalot sa tsokolate. Ang sarap, Manang. Nakakadalawang punga ako nito araw-araw. Baka naman naglilihi ka na. Sa tingin mo, o sana nga, para finally magkaanak na tayo. Kung pinaglilihan mo nga yan, napakaswerteng bata. Malamang ginintoon rin ang kanyang puso. Tulad niyo mag-asawa. Manang, kayo talaga bolera kayo, ah. Binubola niyo. Kayo naman. Excuse me. Ay, sige. Ginupitan ko lang kayo, eh. Masyado na kayong sweet sa akin. Ano kaya mag-besi na lang tayo? Oh, kainin mo to. Pinatataba niyo pa ako ngayon. Sige na nga. Kayo talaga, Manang. Manang, bakit parang may kakaiba? Dahil may ginintuan kang puso, may regalo ako sa inyong mag-asawa. Isang biyaya na mas higit pa sa ginto para makatulong kayo sa mas maraming tao. Thank you, Manang. Salamat po. Salamat. Na-appreciate ko po yung mga ganyang parigalo nyo na ganyan. Dahil tatawag natin si Marcos. Ngayon lang. Darling, kumain ka muna. Mamaya ka na magtrabaho. Ikaw naman. Teka muna. Asan yung bisita mo? Bibiyayaan kayo ng isang anak na maghahatid sa inyo ng labis-labis na ligaya at pagmamahal. Pagtungtong niya ng isang taong gulang, ang anak niyong ito ang maghahatid sa inyo ng labis-labis na kayamanan para lalo pa kayong makatulong sa kapwa ninyo. Pero ang anak niyong ito ay bibiyayaan din ng kakaibang kakayahan para maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Salamat sa inyo, Christy at Marcos. Pagpalain kayo na may kapal. Paalam sa inyo. Pasensya na po. Naipit lang po kasi talaga. Naipit? Saan? Sa mga hinuhulugan mong alahas na yan? Bibili-bili ka ng mamahalin. Wala ka naman palang pambayad. Buti sana kung nagagawa mo ng mabuti ang trabaho mo dito. And hindi mo nga namamanage ng tama itong parlor ko. Hindi kayo marunong magkasikaso ng customers kaya walang bumabalik. Aba, malapit na tayong malugi. Madam, galit na galit na naman ho kayo. Pagsabihan mo tong kaibigan mo, ha? Turuan mo maging responsable at masipag katulad mo. Wala sa trabaho ang puso at isip niya. Panay ang paganda, panay ang pasosyal para makabingwit ng mayaman. Niwala naman sa kalingkingan mo. Nako, pagsabihan mo, ha? Sige ho, madam. Take care. Okay ka lang ba? Hayaan mo nga yung matandang yun. Kung makapagsalita, kala mo laki magsweldo. Che!
Uy, bes, dala mo ba? Ay, eto. Sana ba yun? Ayan, oh. Ay, oh. Salamat, ha. Ito naman kasi, bes, eh. Nalulubog ka na sa utang. Dahil sa mga bling-bling mo, bakit kaya hindi mo ibenta yung mga alahas mo tapos baka magamit mo sa mas mabuti yung pera? Diba? Bakit ko naman ibibenta to, bes? Ayoko nga, konting-konti na lang, matatapos na yung paghulog ko dito eh. At saka alam mo, nakakilala ako ng matandang mayaman. Malay mo, pag sinwerte ako. Alin mo naman yung matandang mayaman, peperahan mo, ganun. Uy, grabe ka magsalita. Peperahan ko kagad. Di ba pwede makikipagkaibigan lang ako? Eh, hindi ba sabi mo, bes, suswertihin ka pag nakakilala ka ng matandang mayaman? So medyo hindi ko magets. Ang gulo mo kausap, bes. Ikaw nga magulo, eh. Talaga? Ewan ko ba kung ano nangyayari sa'yo naman kasi? Grabe ka naman, bes. Bakit? Masama ba maghangad ng magandang buhay? Palibasa ikaw, ang ganda na ng buhay mo. Nakabingot ka dyan ng matabang isda na walang kahirap-hirap. Oy, bes, kilala mo ko ha. Hindi ko pinakasalan si Marcos para sa pera niya. I love him. Oh, sige na, sige na. Ikaw na itong dakila sa pag-ibig. Sweetheart! Ay, Darlene! Halika na! Oy, sige. Mauna na kami, ha? Sige, halika na. Sige, bes. Salamat, ha. Ingat, ha. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Ang lalaking mahal ko, ang buhay na pinapangarap ko, darating ang araw, papawiin ko lahat. Lahat ng inagaw mo sa akin. Problema ni Audrina, ikaw na si stress. Baka makasamahin sa baby natin. Eh, darling, alam mo namang parang kapatid ko na yun si Audrina. Kahit minsan, hindi lagi. Parang ang sarap niyang putusan, eh. Hindi ko na nga alam paano tutulungan yun, eh. Alam mo, hayaan mo na siya munang dumiskarte. Inumin mo na gatas mo. Sige. Babae, magiging baby natin. May naisip ka na bang pangalan? Ano ang ulit pangalan niyo? Mariana po. Maria Ana. Yun ang magiging pangalan ng baby natin. Happy birthday to you. Birthday, baby. Saan si Audrina? Ay, nako. Ewan ko sa bruhang yun, no? Ano ba sabi? Darating daw ba siya? Sabi. Ano ko? Nag-blow na ng kanin. Ay, saka pupunta. Talaga yung batang yun. Mga bakla, si Audrina nandiyan na. Masyadong pabibi naman to si Audrina. True. Ay, Audrina, may problema yata yung mata mo. Ipa-check up mo kaya. Alas 10 yung nasa imbitasyon, hindi alas 8. Buti na lang may naabutan ka pa o may handa pa. May makakain ka pa. sorry na talaga. Kakaloka ka. Uy! Bes! Ay, bes! Uy, ano ba naman? Nakakaloka. Pasensya ka na. Pasensya na talaga. Ay, asan si Marcos? Ay, hindi. Nagpahinga lang sandali. Napagod eh. Ako naman, bes. Akala ko naman di ka na darating. Pwede ba naman yun, bes? Siyempre, first birthday party ng inaanak ko. Dapat present ang ninang, di ba? Eh, hindi. Bumili lang ako ng regalo, kaya ako na-late. Inaanak! Happy, happy birthday! Bes, tulog na siya eh. Nga. Alas 8 na. Tingin mo, hintayin ka ng bata. Hindi siya matutulog para sa'yo. Eh, bakit ka ba kasi talaga na-late, bes? Ang totoo talaga, bes. Kasi hinintay ko pa yung uutangan ko para makabili ako ng regalo. Yun talaga. Yan yung sinasabi ko. Mas importante sa'kin yung presensya mo dito sa party para sa inaanak mo, hindi yung mga regalo, bes. Bes, huwag kang mag-alala. Hindi ko na uulitin to. Ito na talaga yung huling
pagkakataon na uutang ako. Promise, ha? Oo, promise talaga yan. Sige. Promise talaga. Hoy, anong promise-promise ka dyan? Eh, wala ka namang trabaho. Tapos nasisante ka pa sa parlor. Oh, ano yung promise? Ta talaga si Jessamy, ano? Oo nga, ang tabil mo eh. Pero bes, paano yan? Paano ka na? Anong gagawin mo ngayon? Eh, huwag kang mag-alala. Yung mga utang ko sa'yo, hindi kita tatakasan doon. Nakita mo? Luka-luka ka talaga eh. Siyempre, hindi yung mga utang mo sa'kin yung iniisip ko. Nag-aalala ako sa'yo. Oh. Hindi, huwag kang mag-alala para sa'kin. Okay na okay lang. Alam ko na kung saan ako kukuha ng pera. Ayan! Gugupitan ka na ni Mami para maganda ka bukas sa first birthday mo, anak. Ma'am, tawag po ko ni Sir Marcos sa loob. Adet, pakisabi busy ako. Sabi po, importanteng-importante lang daw po. Ay, Bes, ako na. Ako na lang gugupit kay Bibi. Ay, hindi. Bes, pwede naman pagbalik ko na lang. Ay, na. Hindi na. Ako na. Kita mo, handa-handa na yung anak mo. Sige, 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 sige. Huwag ka mag-alala, gaganingan ko. Ha? Yeah. Siyempre naman, Bes. Sa laki ng utang ko sa'yo, ito lang naman magagawa ko. Nadrama ka, Bes. Ano ka ba naman? Sobra ka. Sige na nga, papasok na ako. Sige na, ako na dyan. O, si Ninang ang bahala sa'yo, anak, ha? O, sandali lang ako. Babalik ako agad. Sige, punta mo na si Marcos. Ayun. Di ka, ha? Si Ninang magpapaganda sa'yo para okay ka bukas sa first birthday mo. O, ito na, ha? O, huwag kang magulo, ha? Kasi kukupitan ka ni Ninang. Eh, ba't ganun? Yung iba yung kulay. Ayan. Ay, Rosa. Po. Alika. Pakitanggal nga ito. Ayan. Ganda. Patingin nga. Ay. Alika, alika, limkot. Puntahan natin yun. Oh, ay naku. Tapon tayo. Ano yan? Tama ba itong nakikita ko? Ginto ba to? Ma'am, ginto ito. 24 carats. Diyos ko. Ginto? Mga box, baka naman kasi may sugar daddy ang si Audrina, hindi lang natin alam. Baka, kawawang sugar daddy dahil for sure, pagtapos sa kanya ni Audrina, suka na siya. Grabe yung suka. Huwag ka mag-alala.